Feeling ko magiging kami ng ex ko pag napanood niya tong video na to. Ang feeling mo naman! Hey everyone! Today's a great day and you wanna know why? Because every day is a great day. My name is Josh and welcome to my channel! Minsan ba natanong nyo na sa mga sarili nyo kung mahal pa ba kayo ng ex nyo? Pero kung wala ka namang ex, sige, okay lang, manood ka na lang muna. Pero kung may ex ka at iniisip mo kung mahal ka pa ba niya, pues, ihanda mo ang sarili mo, Bezzy. Dahil ang video na to ay swak na swak sa'yo! In this week's video, I'm going to share to you guys what are the signs that shows that your ex still loves you. Ibigay ko sa inyo ang mga senyales na magpapatunay na mahal ka pa ng ex mo. Kaya, tara na! Simulan na natin ito! Una, at ang pinaka-importanting factor na dapat mo i-consider if you're thinking kung mahal ka pa ba ng ex mo ay emotions. Kung vocal ang ex mo sa pagsabi na hate ka niya, then that shows na mahal ka pa niya. May nararamdaman pa yan sa'yo! Just because someone says they hate you, that doesn't mean that they don't really love you. Isipin nyo, bakit ka pa niya pinag-aakasaya ng oras na sabihin na galit siya sa'yo? Kung break naman na kayo, break na nga diba? So wala na dapat ganun. Pangalawa, kung ang ex nyo ay sobrang OA kung makapag-post sa social media ng kung ano-anong pictures about sa bago niyang dinidate at tweet siya ng tweet about sa mga ginagawa nila ng bago niyang dinidate or bago niyang jowa, it just shows na mahal ka pa rin niya. May nararamdaman pa yan sa'yo! Your ex is trying to win the post-breakup competition. Ang post-breakup competition ay yung parang feeling ng isang tao na kailangan niyang manalo after breakup na parang gusto niya ipakita sa ex niya na okay siya, na masaya siya sa lahat ng ginagawa niya. Gusto niya ipakita sa'yo na eto siya. Masaya siya. Masaya siya kasama ng iba at hindi ikaw ang laman ng puso niya. Pero, kapag isipin mo talaga, para ang childish nung ginagawa niya. But the fact that your ex is still doing these things, it just shows na gusto niyang ipakita sa'yo na sana ikaw ang kasama niya. Mahal ka pa rin niya, sadyang isip bata lang yung ex mo. Pangatlo, kinakausap ka pa rin niya kahit ayaw mo na makipag-usap sa kanya. Yung tipong nag-usap na kayo na no contact, bawal na kayo mag-usap kasi mag-ex na nga kayo. Pero siya, text and text pa rin sa'yo. May nararamdaman pa yan sa'yo! Ang malala pa dyan ay kung mag-drunk text or drunk call siya sa'yo. Which just shows na kahit wasak na siya, lalo-lalo na ang utak at ang atay niya, ikaw pa rin ang laman ng puso niya. Ganda mo, busy! Ganda mo! Pero dahan-dahan lang sa pagsagot ng mga drunk text or drunk call ng ex mo. Kasi at the end of the day, tandaan mo, mag-ex na kayo. If ever na makalimutan niya yung kinabukasan, masasaktan ka lang dahil lahat ng pinagsasabi niya sa'yo, dala lang ng alak. Last but not the least, nagpapakita pa rin siya na concern sa'yo. Ito yung pinakaayaw kong ginagawa ng mga ex eh. Wait, kailangan ko ba pang explain to? Kapag ang ex mo ay tinutulong ka sa assignments mo, sa research mo, sa thesis mo, sa projects mo, sa recitation, sa pagkain ng ulam, sa pag-iis, sa pagtae, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay, it just shows na mahal ka pa niya. May nararamdaman pa yan sa'yo! Hello! Break na nga kayo tapos ganyan pa siya ka-concern? Kahit sabihin na natin na friendly o mabait siya, pero the fact na mag-ex na nga kayo, hindi dapat siya ganon. Kung sakaling pinapakita man niya sa'yo na concern siya sa lahat ng bagay na ginagawa mo at kung ano-ano pa man yan, nasa sa'yo yun kung tatanggapin mo pa rin ba yung ginagawa niya para sa'yo. Kasi para sa akin, ibig sabihin lang yun, may nararamdaman pa siya sa'yo or worse, mahal ka pa niya. Overanalyzing your ex's behavior will definitely drive you crazy. And in reality, kung titignan mo talaga at i-obserbahan mo lahat ng ginagawa niya sa'yo, at the end of the day, ex mo pa rin siya at hindi na siya babalik sa'yo at hindi ka pa rin nakaka-move on. Gets mo ba? Ibig sabihin lang nun, hindi ka pa nakaka-move on, which is mali, mag-move on ka na. Kasi besi, kung tingin mo naman na talaga yung ex mo, huwag mo nang pilitin pa na maging kayo ulit. Huwag mo nang balikan para basagin ulit yung puso mo. Ano ba balak mo? Gawin pulbo yung puso mo, kakabasag ng ex mo? Hindi mo deserve ang isang tao na sasaktan ka ng paulit-ulit. Ang kailangan mo ay isang tao na magmamahal sa'yo ng buong-buo at magbibigay ng pag-ibig na bubuo sa'yo. Pero kung nag-break man kayo dahil you feel that you fell in love at the wrong time, give it a try. Maybe sa second time, dun na siya mag-work out kasi hindi naman natin masasabi. So, sobrang complicated ng pag-ibig. Pero if ever na ganun man ang naging rason nyo sa pag-break nyo, I say, give it a try. And that's it for today. I hope you enjoyed this video and learned something from it. And if you did learn something from it, hit the thumbs up. Don't forget to follow me on my social media accounts para malaman nyo naman lahat na pinagagawa ko sa buhay. And also subscribe on my channel for new videos every Saturday and videos like this. And if you really like videos like this, comment down below at kung ano pang gusto nyo gawin ko sa channel na to. And that's all for this video. Don't forget, keep smiling and have a great day. Bye!